Marjon po. Taga saan ka ba, Arjon? Taga Bicol po. So ikaw ay isang single dad? Single dad. Ibig sabihin nun, wala kang asawa ngayon? Wala po. Bakit? Hiwalay po. Hiwalay po. Eh, matagal na? Mga almost 3 years na po. Sino, ilan ang anak mo? 4 po. Nasa yung lahat? Opo. Nasa yung misis mo? Nag-OFW po. Tapos? Ayun, nakakita naman sa gwapo. Sinabi niya sa'yo, nandun siya sa abroad, saan? Nasa Taiwan po. Oh, tapos sinabi niya sa'yo, nahuli mo, nalaman mo, paano? Nung una po kasi ano, parang naglalabo na siya. Dati kasi active siya mag-online, mag-ano sa amin. Tapos, hanggang sa wala nang, hindi na katulad dati. Napipil ko na. Hindi siya sinabi sa'yo? Umamin nung bandang huli. Na sabi niya, kung magkakasala ba ako sa'yo, matatanggap mo pa ako uli. Siyempre para sa akin masakit. Tinanong niya yung kung sakali o nagkasala na siya? Yun ang tanong ko. Sabi ko, bakit nagkasala ka na ba? Sabi niya, hindi na siya sumagot. Mm. Tapos yun na, yung umami na siya na may karelasyon na siya. Hanggang sa pag-uwi rito, sinama sa bahay. Ha? Ano? Sinama pa sa bahay niyo? Opo. Pilipino? Opo. Pero nagpaalam po siya sa akin na baka pwedeng isama ko dyan. Kasi nga, ano, hiramin daw yung bunso namin. Pumayag po ako. Pumayag ka? Hmm. Para sa mga bata, gusto nila makita eh. Gusto nila makita yung, ano, anak ko. Pumayag ka? Wala naman akong magawa. Kasi talagang kahit ano bang sabihin ko, ayaw niya na eh. Pumayag na lang po ako. So nakita mo yung lalaki? Opo, pinapasok po sa bahay. Sabi ko, pumasok siya. Kasi hindi po siya pumapasok eh. Tapos yung pinakilala po sa anak ko. Masakit. Kasi nakakapanghinayang. Almost 16 years po kaming nagsama eh. Mm-hmm. Nandahil dun sa ano, pangarap namin. Dahil, bakit mo siya pinayagan kasi mag-abroad? Na dapat ikaw na lang ang umalis para yung mga anak mo may kalinga na isang ina. Ayaw ko nga rin sana nung una dahil may trabaho naman kami parehas dito. Bakit? Anong rason niya? Ba't umalis siya? Siguro dahil nagtrabaho sa ano yun, sa isang kuan, nagkaayaan sila. Ngayon, nagpaalam sa akin ng maayos. O, nangyari na yun. Nandun sa bahay mo. Mm. Ano sabi ng lalaki? Hindi umiimik. Eh, hinayaan ko rin lang. Kinukuha yung damit ng anak mo na bunso. Hmm. Ano nararamdaman mo nun? Masakit. Kasi siyempre, nakakapanghinayang. Sobrang nangihinayang. Kahit hanggang ngayon. Pero unti-unti nang ano, nakaari ko. Pero ngayon ba, may asawa ka? Wala po. Hindi ko magawang ano eh, dahil yung mga anak ko, 4 na sa akin eh. Lahat ako lang tumatago yun. Eh, wala naman akong ano, construction lang ako. Minsan, kahit ano na lang, nagtitinda ng ano sa ano, sa harapan ng bahay, mga merienda, nagbo-burger kami mag-ama. Yung ba mga anak mo, nag-aral? Opo, yung isa po, kakikinder lang ngayon. Yung 6 years old, yung bunso. Sige, sino kasama mo, pakilala mo? Pinapakilala ko nga pala sa inyo yung anak kong panganay na si Joanna. Hello po, Kuya Will. Hello. Hello po. Joanna. Ikaw ang bunso? Panganay po. Sorry, ikaw ang panganay? Opo. Ano gusto mo sabihin sa tatay mo? Pa. Mahal na mahal kita kahit na makulit kami. Kahit na ikaw ng kahit na ikaw yung naging nanay na namin. Mahal na mahal kita. Magtatapos ako ng pag-aaral para sa'yo. Maraming salamat. Salamat din sa'yo, anak. Ano, may papayo ko lang sa'yo. Lagi mong tandaan kahit nagkaganito yung ano natin, pamilya. Mag-aral kayo. Yun lang, wala akong ibang may pamamana. Kundi yan lang. Tandaan nyo lagi, hanggang sa uli, hindi ako bibitaw. Basta,
pangako niyo sa akin na tutulong kayo sa akin. Ginagawa ko lahat kahit sobrang hirap yung maging isang nanay, tatay. Kahit minsan hindi ko maibigay sa inyo yung mga pangangailangan niyo. Sorry. Yun lang. Pero gagawin ko ang lahat para mapag-aaral kayo. Yun lang. Mahal na mahal ko kayo, lahat. Nag-aaral ka ba? Apo. Anong year mo na? Fourth year. Ikaw, ano mensahe mo sa nanay ng mga anak mo? Good luck. Isa inyo. Tapos ano, kahit pa paano mag-ingat ka pa rin lagi para sa mga anak mo. Hayaan mo, hindi ko pababayaan sila. Masakit. Masakit, pero tinanggap ko na. Napag-aaralan ko ng tanggapin. Basta lagi kang mag-iingat. Para sa mga anak mo, tulungan mo ko kahit pa paano. Kasi siyempre, apat yan. Ako nagtataguyod lahat. Okay. Palapakan natin si Tatay Marjorie. Kailangan yan. Kaya mo yan. Alam mo, huwag kang mawawala ng pag-asa. Ganun talaga. Pag mahina ka, yung apat na anak mo, hihina din. Pakita mo sa kanila, kaya mo yan. Ganun talaga eh. Ang buhay, di ba? Opo, Kuya Win. Kung sa tingin mo, wala ka namang kasalanan. Di ba? At least may apat kayong anak. Lagi ko nga sinasabi sa kanya, yung mga, ano ng mga chismis-chismis na yun, hindi totoo. Saka, ujok lang talaga yun ang ayaw sa akin ng pamilya niya. Pero, naando na yun eh. Tapos na po lahat. Sige. Good luck. Importante yung mga anak mo. Happy Father's Day.